masakit lamang sa akin, Papa Dudot, na lahat ay ginawa ko upang maayos ang aking pamilya. Ngunit nangyayari ang ganitong bagay. Siguro nga ay pagkukulang ko rin. Kada 3 taon ako umuwi hangang sa maging 5 taon. Siguro nga ay kasalanan ko. Kulang ang oras namin para sa isa't isa bilang isang pamilya. Gustuhin ko mang umuwi para ayusin ang lahat ay hindi ko magawa dahil kung uuwi ako ay pare-parehas kaming walang pagkakakitaan at mas magiging malaking problema lamang ito para sa aking pamilya. Kaya tiniis ko kahit na lagi akong nakakatanggap ng balita mula sa aking mga anak na malalaki na rin ngayon at nakakaintindi na ng mga bagay-bagay. At alam kong hindi nagsisinungaling ang aking mga anak sa kanilang nasasaksihan at isinusumbong sa akin. Papa, lagi pa rin nandito yung lalaki ni Mama, sabi ni Ana. Ana, anak, tama na ha. Kung may sama kayo ng loob sa inyong ina, ay huwag kayong gumawa ng kung anong kwento para siraan siya. Dahil mahal na mahal ko ang mama niyo. Sabi kong seryoso kay Ana. Pero papa, hindi po ako nagsisinungalin. Nanlalalaki si mama. At ang masaklap, hindi po nakakarating sa amin ang mga padalan ninyo dahil madalas po ito nalulustay ng lalaki ni mama. Sige papa, ikaw na lang ang bahalang humusga. Gagawa ako ng paraan para makita mong totoo ang lahat ng sinasabi ko. Isang beses nga Papa Dudot ay gumawa ng paraan si Ana para mapakita sa akin ang paghahalikan ng nanay nila at ng lalaki nito. Sinabi rin sa akin ni Ana na nasasayang lang ang aking padala dahil ibinibigay lamang ito ni Michelle sa sugarol niyang lalaki. Napakasakit Papa Dudot ng mga nangyayari. Lalo na't anak ko na ang nakakahuli ng lahat ng bagay na ito. Masakit malaman na pagkalipas ng ilang taong pagsasama, ay kaya pa rin niya akong lukohin at ipagpalit sa ibang lalaki. Sa aking mismong tahanan, gamit ang aking pera. At ang pinakamasaklap nito ay nagawa niyang pabayaan ang aming mga anak para sa kanyang lalaki. Buo ang aking loob na hiwalayan na si Michelle, Papa Dudot. Masakit po sa akin na sa kabila ng aking sakripisyo sa barko upang makapag-ipon at maipadala sa kanila upang magamit sa kinabukasan ng mga bata ay nasayang lang. Dahil lalo lamang nasira ang aking pamilya. Kaya po nag-decide na ako mag-ipon na muna at patuloy ng manahan sa Pilipinas upang alagaan ang aking mga anak. Makalipas ang 3 taon pang pagtsatsaga sa barko ay umuwi ako sa Pilipinas lingid sa kaalaman ni Michelle. Sa aking pag-uwi ay nakita ko si Michelle at ang kanyang kinakasama habang karga-karga ang isang sanggol. Pagkalapit na pagkalapit ko ay wala agad akong ginawa kundi ang sampalin si Michelle. At sa sobrang gulat niya, kahit na nasasaktan at natumba sa sahig ay nakatitig lang siya sa akin na parang nakakita ng isang bangkay. Walang yaka! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, sa lahat ng sakripisyo na inalay ko para sa pamilya na to ay ganito pa ang igaganti mo sa akin? Galit na galit kong sabi sa kanya. Sinunto ko ang lalaki niya at sabay ko silang pinalaya sa bahay. Niwala kahit na anong paliwanag ay umalis si Michelle ng bahay kasama ng lalaki niya. Sa totoo lamang ay gusto ko siyang bumalik. Gusto kong sabihin niyang patawad sa lahat ng kanyang nagawa at hihiwalay niya ang kanyang lalaki. Hinihintay kong humingi siya ng tawad dahil kung ganun man ang mangyayari, ay handa akong tanggapin ang naging anak niya sa kanyang lalaki. Huwag lang siyang mawawala. Ngunit hindi, Papa Dudot. Umalis na si Michelle kasama ang kanyang lalaki. Dala-dala ang kanyang anak na sanggol. Papa, hindi na ba babalik si Mama? Tanong sa akin ni Angel. Totoo, Papa Dudot, ay hindi ko alam ang aking sasabihin. Kung mayroong mas apektado sa mga nangyaring ito ay hindi ako yon at hindi rin si Michelle. Kung hindi ang aming mga anak. Kaya naman niyakap ko sila ng mahigpit at sinabing huwag kayong mag-alala. Nandito na si Papa. Nakita ko ang lungkot sa mata ng aking mga anak. Ngunit wala na kaming magagawa pa. Iniwan na kami ng aking pinakamamahal na si Michelle. Ang mahalaga ay kami magkakasama na. Napansin ko malaki ang tiyan ni Ana at siya ay nagtapat sa akin. Papa, habang nasa ibang bansa ka ay napabarkada kami ni
Anghel, dahil lagi namang walang oras sa amin si Mama. Sabi ni Ana, isang araw ay napainom po ako kasama ng mga barkada ko at eto po ang nangyari. 4 na buwan na po akong buntis. Dagdag niya. Sobrang bigat ng aking pakiramdam, Papa Dudot. Gusto kong magwala pero mas kailangan ako ng anak ko sa ngayon. Kaya naman imbis na magalit ay tinanggap ko na lamang ang pangyayari at ang kaawa-awang kalagayan ng aking anak. Bumalik ako ng Pilipinas upang ayusin ang sigalot ng aking pamilya. Ngunit imbis na mabuo, kami ay nagkawatak-watak. Simula po nang nangyari iyon ay hindi na ako umasang makakakilala pa ng taong nararapat para sa akin. Matanda na rin ako at tumatanda na rin ang aking mga anak. Kaya imbis na isipin ang aking sarili ay ibubuhos ko na lamang sa aking mga anak ang aking pagmamahal. Dahilan po ng pagbubuntis ni Ana ay hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Isang bagay na masakit sa akin bilang amang naghirap para magpaaral sa kanyang mga anak. Minsan, Papa Dudot, ay hindi ko maalis sa aking sarili ang pagsisisi. Kung bakit nga ba ako nag-ibang bansa pa samantalang noong nasa Pilipinas ako ay buo ang aking pamilya, masaya kahit walang pera. Kung sana hindi na ako umalis, siguro hindi naisip ni Michelle na humanap ng iba. Kung hindi siguro ako umalis ay hindi napariwara ang anak kong si Ana. Kung hindi sana ako umalis, siguro ay masaya kaming magkakasama. Pero hindi, Papa Dudot. Andito ako nakaupo sa aming lamesa. Umiinom na mag-isa. Ang lamesang ito na binili namin ni Alice noon, ang lamesa kung saan kami nag-uusap ng aming mga problema, ang lamesang ito kung saan ibinigay ko ang singsing sa aming kasal at nag-propose sa kanya, kung saan kami kumakain ng sabay. O bakit di ka kumakain? Sabi ko kay Alice. Busog pa ako eh. Sige lang, kumain ka lang. Niluto ko yan lahat para sa'yo. Sinabi niya habang nakapangalumbaba. Nakangiti at nakatitig lang sa akin. Ako ba'y pinagtitripan mo ha? Sabi ko nakangiti at kinikilig habang nakatitig sa kanyang mga mata. Oh, bakit mo naman nasabing pinagtitripan kita? Nakangiti niyang sabi. Ayaw mukha mong kumain tapos nakapangalumbaba ka lang dyan at nakatitig sa akin habang kumakain eh. Sabi kong naiinis dahil pakiramdam ko ay pinagtitripan niya. Wala, masaya lang ako. Nasa wakas eh, magkasama na tayo sa isang bahay. Sabi niya habang makikita ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Mahal na mahal ko po si Alice, Papa Dudot, kaya naman binigay ko ang lahat sa kanya. Magandang bahay at magandang buhay. Ngunit dumating nga ang panahong hindi na rin niya kaya ang palaki na palaking gastusin sa aming pamilya noong nagkaanak kaming dalawa, kaya nga niya nagawang mag-Japan. Maganda pong babae si Alice, Papa Dudot. Hindi ako nagayabang sa pagsasabing siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa tala ng aking buhay. Maputi, sexy, may mga kumikislap na mga matang kulay brown. Ang kanyang buhok ay parang manipis na hibla ng mais na dumadampi sa aking mukha. Mayaman po sila, Papa Dudot. Kung tutusin ay hindi na niya kailangan pa magpunta ng Japan para mabayaran ang bahay at masuportahan kami noon ni Marco. Kung humingi lamang siya ng tulong sa kanyang pamilya. Nagkakilala po kami sa isang tindahan. Meron po kaming sari-sari store noong binata pa ako. At tila napasyal na anghel si Alice noong nakita ko siyang bumaba sa napakalaking sasakyan. Kinakailangan pala niya makitawag dahil sa naliligaw yata sila noon. Kaya pumunta siya sa tindahan namin upang gumamit ng payphone. Ilagay mo na lang, miss, dito yung number na tatawagan mo. Ako ang magdadayal. Kinagabihan ay sinubukong tumawag sa number na tinawagan niya. Hello? Pwede po bang makipag-phone, pal? Sorry po pero hindi ko po kayo kilala. Sagot ng babae sa kabilang linya na pakiramdam ko ay ang babaeng nakitawag sa amin kanina. Sorry, maiintindihan ko kung magagalit ka pero ako si Alex, yung tendero sa pinuntahan mong sari-sari store kanina. Sabi ko, pasensya ka na ha pero hindi po kasi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Sabi niya.
Eh, pwede naman nating baguhin yun, di ba? Hayaan mo ko magpakilala. Kung papayagan mo ko, on pa lang naman eh. Kung pwede. Lakas loob na sabi ko. Hindi talaga eh. Sorry po. Okay. Pasensya na po sa storbo. Sabi ko. Joke lang. Eto naman, oh, masyadong seryoso. Hello, sige magpakilala ka. Alis nga pala. Oo, Papa Dudut. Sa ganoong paraan kami nagkakilala ni Alice. Hanggang sa lumabas na rin kaming dalawa. Aminin ko, Papa Dudut, na hindi ko inakalang mapapaibig ko ang malaanghel na katulad niya. Iyanghiyarin ako sa tuwing lumalabas kaming dalawa dahil madala siya ang gumagastos sa tuwing nagde-date kaming dalawa. Ah, eto na oh, sabi ko. Alex, alam ko ang kalagayan mo sa buhay. Mahal kita, alam mo yan. Hindi ba dapat pag nagmamahalan, nag-uunawaan? Ako yung meron eh, kaya ako ang hayaan mong gumastos para sa ating dalawa. Saka ka na bumawi kapag nagkapamilya na tayo. Sinabi niya sabay tawa. Loka ka talaga. Pasensya ka na Alice ha. Hindi ko mabigay yung mga bagay-bagay na nakasanayan mo sa buhay. Pagkasabi ko nito ay bigla niya na lamang akong niyakap. Papa Dudut, ng mga oras na yon ay ayaw ko nang bitawan pa siya. Sana nga'y gano'n na lamang kami panghabang buhay. Pero hindi kalaunan ay nalaman ng kanyang pamilya ang aming relasyon at tutol na tutol sila rito. Sa katunayan nga ay nang nag-decide kami ni Alice na magsama, ay pinalayas nila si Alice sa kanilang tahanan. Kaya gano'n na lamang ang sama ng loob nila nang nalaman nila ang nangyari sa aking asawa. Lawyer ang papa ni Alice, samantalang accountant naman ang mama niya. Nag-aral din si Alice, ngunit bago pa man na matapos ang pag-aaral niya ay pinalayas na kami ng kanyang pamilya. Sinuong naming dalawa na magkasama ang bawat araw na lumipas na kami ay nagsasama sa hirap. Sa kagustuhan kong pag-anin ang hirap na nadarama niya, kaya binili ko ang bahay na ito, magaman ito'y utang sa bangko. Ayaw na ayaw kong nakikitang nahihirapan si Alice, Papa Dudut. Siya ang aking buhay, pangarap at pag-asa, kaya naman para akong mababaliw nang nawala siya sa aking piling. Sa lamesang ito, Papa Dudut, nabuo at mas tumibay ang aming pagmamahalan ni Alice. Habang siya ay nakatitig sa akin, habang kumakain ako ay tumabi siya sa upo ang aking kinakaupuan. Biglang hinawakan ang aking mga labi. Oo, nakakapraning ka naman oh. Pabiro kong sabi sa kanya sa bayabot ng kutsarang may pagkain. O kumain ka muna. Say ah. Nakakainis ka, ginagawa mo naman akong bata eh. Sabi niya. Hayaan mo na. Hindi naman natin to naranasan nung teenager pa tayo eh. Kaya ngayon natin gawin. Huwag ka mag-alala. Wala namang ibang nakatingin eh. Sabi ko sa kanya. Ang corny mo. Ang dami mo nalalaman. O sige na nga. Sabi niya sabay tawa. Papa Dudut, miss na miss ko na si Alice. Ang mga tawa niya, ang bawat hibla ng buhok niya na dumadampi sa aking muka, at ang bawat ngiti at kindot niya sa tuwing nangungulit siya. Lumipas na ang ilang taon, nagkaroon na ako ng ibang relasyon kay Michelle, ngunit hindi ko pa rin siya nalilimutan. Ganun pala yung sinasabi nilang first love never dies, or for me, Papa Dudut, I would rather say na true love never dies. Dito rin sa lamesang ito ko naka-video chat si Alice habang nasaksihan ko siyang lumuluha at ginagawa ng masama ng hapon. Masakit, Papa Dudut, na paulit-ulit ang pangyayaring iyon sa aking panaginip at sa aking gunita. Gusto ko nang magpatiwakal, wala nang saysayang buhay. Wala na si Alice sa aking buhay. Papa Dudut, ilang taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa aking alaala ang mga naganap. Iniwan ako ni Alice habang kinuha naman ang aming anak ng kanyang pamilya. Sinubukan kong magbagong buhay, ngunit eto, iniwan din ako ni Michelle. Kasama ko na lang ang aking dalawang anak kay Michelle, si Angel, ang lalaki kong anak na nabalitaan kong nalulong sa barkada at droga noong ako ay nawala. Mabigat sa aking kalooban dahil sa bata niyang edad, Papa Dudut, ay napariwara siya.
nang dahil sa droga at barkada. Si Ana naman ay 4 na buwan ng buntis. Iniwan pa ng nakabuntis sa kanya. Masakit din yon sa akin na ang mga taong pinapahalagan ko ng husto sa aking buhay ay napakadaling nasira ng mga taong walang ibang gawin kundi ang sumira ng isang pamilya. Sa totoo niyan, Papa Dudut, ay natiis ko ang ilang buwan na wala si Michelle habang ako ay nasa aming tahanan. Hanggang isang araw ay nakita ko siyang nasa tapat ng aming gate. Awang-awa ko sa itsura ni Michelle, nagmukha na siyang taong lansangan. Ang aking pangalawang asawang dati ay mukhang prinsesa, ngayon ay payat na at wala ng pag-asa. Lumuhod siya sa akin, dala-dala ang baby niya sa naging lalaki niya. Alex, kahit yung baby ko na lang, maawa ka sa amin. Alam kong mali ang nagawa ko sa iyo, patawarin mo ako. Ngayon ay binababa ko na ang buong pagkatao ko. Ikaw na ang bahala sa baby ko. Kahit sa baby ko na lang, ituring mo siyang sariling anak mo. Palakihin mo kasama ng mga anak natin. Maawa ka sa akin, Alex. Sinabi ni Michelle na nakahalik ang mukha sa sahig at lumuluha sa labas ng gate namin. Hinawakan ko siya at inangat. Michelle, ano nangyari sa'yo? Sinong gumawa sa'yo nito? Bagamat may galit sa aking puso, Papa Dudut, nang nakita ko siya, lahat ng ito ay tila naglaho na parang bula. Ang babaeng noon ay pinaka-iingat-ingatan ko, ngayon butot balat na lamang. Niyakap ko siya at kinuha ang kanyang anak. Inalagaan ko si Michelle, Papa Dudut, at pinagamot sa doktor hanggang sa lumakas na ngang muli siya. Isang araw sa labas ng aming tahanan, nang ginarahe ko ang aking taxi, nakita ko siyang bumalik na sa dati niyang ganda at sigla. Nakangiti sa akin habang paakyat ako sa veranda ng aming bahay. Hinawakan ko ang kanyang mga pisngi at dinantay niya ang kanyang ulo sa mga ito. Michelle, mahal ko, paano mo nagawa sa akin yon? Tanong ko sa kanya. Alex, masakit sa akin ang mga nangyari. Nangangailangan din ako ng kalinga at pagmamahal. Nahirapan ako nang nawala ka. Naghanap ako ng libangan kung saan hindi ako madedepress, kakaisip at kakabilang ng mga araw na wala ka. Sana sinabi mo sa akin. Kung alam ko lang ay umuwi na lang sana ako dito sa piling nyo, sabi ko. Alam ko naman kailangan mo ang magtrabaho para sa akin, para sa atin, kaya hindi ko na pinaalam sa'yo ang mga nangyayari dito dahil ayaw ko mag-alala ka. Hindi ko na sinabing nalulong sa masamang bisyo ang bunsong mong si Angel at ilang beses na nahuli ng barangay. Mabuti na lamang at minor de edad pa yan kaya laging pinababalik sa tahanan, sabi niya. Ni hindi ko na rin nasabi na nabuntis si Ana ng isa sa mga kaklase niya at higit sa lahat ay meron akong iba. Sabi niya habang bakas ang lungkot sa mga mata niya hanggang sa tumulo ulit ang luha sa kanyang mga mata. Ginamit niya lang ako. Kinuha niya ang lahat ng perang bigay mo sa akin at nilusta ito sa bisyo at sugal. Patawarin mo ko, Alex. Sana ay mapatawad mo ko sa mga nagawa kong pagkakamali. Sabi niyang lumuluha, Papa Dudut. Sa totoo lang, habang napapakinggan ko ang mga paliwanag niya, ay lalong nagdurusa ang aking puso. Samantalang magkakasama na ulit kami ni Angel, Ana at Lian. Yan ang pinangalan namin sa anak ni Michelle sa kanyang naging lalaki. Itinuring ko na rin itong aking tunay na anak. Aking nalaman na merong nanliligaw ulit kay Ana na kapitbahay. Si Carlo, isang anak mayaman na nagagusto sa aking anak sa kabila ng kondisyon nito. Gusto ko po sanang hingin ang kamay ng inyong anak, sabi ni Carlo. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Kaya mo na bang bumuhay ng isang pamilya? Maalagaan mo ba ang aking anak at ang aking magiging apo? Tanong ko sa kanya. Opo, sir. Gagawin ko ang lahat para kay Ana. Kami na po ni Ana bago pa man po mangyari ito sa kanya. Natakot lang po akong panagutan ng responsibilidad para sa isang bagay na hindi ko naman ginawa.
Pero napatawad ko na po si Ana. At handa na po akong bumalik sa kanya. Sapagkat hindi po magawa ng puso kong makalimot. Mahal ko po ang anak ninyo at wala na po akong pakialam kung ano man po ang nangyari sa kanya at kung ano man ang naging nakaraan niya. Ang mahalaga sa akin ay mahal ko siya at gusto ko siyang makasama. Pagkasabi ni Carlo nito ay nakita ko ang aking anak na lumuluha at niyakap si Carlo. Nakita ko rin papadudod sa mata ng binata ang tunay na pagmamahal na nadarama niya para sa aking anak. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang balikat at sinabi, "Tandaan mo, kapag binigay ko sa iyo nag-iisang anak kong babae, wala nang balikan to ha? Alagaan mo siya at huwag na huwag mo siyang sasaktan. Dahil kapag nalaman kong sinaktan mo ang anak ko, ako mismo ang babalik sa iyo para pagbayarin ka sa pananakit mo sa kanya. Maliwanag?" Sabi ko, "Opo, alagaan ko po ang anak ninyo hanggang sa huli kong hininga. Maraming salamat po sa bayakap ng binata sa akin." Siguro kung narito lang si Marco ngayon, malamang ay kasing laki na niya ang binatang kausap ko. Kumusta na kaya ang anak kong yon? Madaling lumambot ang puso ko para kay Carlo Papadudot dahil nakita ko sa kanyang mga mata ang matang kayang gawin ng lahat ng bagay para sa taong kanyang pinakamamahal. Nakita ko sa batang ito ang aking sarili, ang kanyang mga matang lumiliyab sa pagmamahal ay kaparehas ng aking mga matang nagtakas kay Alice sa kanyang ama at ina para mabuhay kaming dalawa. Oh, anong problema? Tanong ko habang hinahawakan ang kanyang mga pisngi. Ah, wala naman. Napag-isip ko lang na napakaswerte ko sa'yo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nandiyan ka pa rin para sa akin. Sabi niyang lumuluha. Oo naman, ikaw pa ay mahal kita. Sabi ko sa kanyang nakangiti. Maraming salamat Alex sa pagtanggap mo sa akin sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ko sa'yo. Alam ko namang si Alice ang mahal mo pero kahit na ganun ay tinanggap mo pa rin ako. Niyakap ko siya ng mahigpit na mahigpit papadudot. Siguro nga'y dapat ko nang bitawan ang alaala ni Alice at mabuhay akong kasama naman ni Michelle. Habang yakap ko si Michelle ay naramdaman ko na lamang na bigla itong bumigat. Hinimatay si Michelle papadudot. Isinugod ko siya sa ospital. Ayon sa mga doktor na sumuri, leukemia daw ang kanyang karamdaman. Sa pakiramdam ko ay gumuho ang aking buong mundo, Papa Dudot. Wala na nga ba akong karapatang maging maligaya kung kailan naman nagkakaayos na kami ni Michelle? Saka ako naman malalaman ang ganitong klase ng balita. Sobrang sakit sa aking pakiramdam, Papa Dudot, na parang gusto ko nang sumama. Nakita ko ang paghihirap ng aking mahal na asawa, ang unti-unting pagkalagas ng kanyang buhok hanggang sa tuluyan na siyang makalbo. Napakasakit, Papa Dudot. Napakasakit. Mahal ko, huwag kang mag-alala ha. Gagaling ka. Gagawin kong lahat para maligtas ka. Sabi ko kay Michelle. Mawala man ako sa mundong ito, magiging masaya ako dahil nakita ko sa iyo ang tunay na pagmamahal. Sabi niya sa akin habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Kaya natin to, mahal. Kakayanin natin to. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nawala na sa akin si Alice, si Marco, si Ana. At sa iyo ngayon, hindi na ako papayag na pati ikaw ay mawala pa. Michelle, patawarin mo ako kung sa kinatagal-tagal ay wala akong ibang iniisip kundi si Alice. Michelle, mahal kita. Kailangan kita. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Nakita ko siyang nakangiti habang patuloy ang luha na umaago sa kanyang mga mata. Niyakap niya ako at masasabi kong ang yakap na iyon ay tago sa aking puso. December 18, 2008 ay kinuha na siya ng may kapal. Sobrang sakit, Papa Dudot. Sobrang sama ng loob ko at naisip kong magpatiwakal.
Tama na at hindi ko na kaya. Sawang-sawa na ako masaktan at gusto ko nang mauna upang makasama si Alice at si Michelle sa kabilang buhay. Tama na. Binalak kong magpatiwakal, Papa Dudot. Kumuha ako ng lubid, itinali ko ang aking leeg at tumalon sa upuan. Pagkatalon ko ay nakaramdam ako ng pagsakal ng lubid sa aking leeg. Mahapdi ito, Papa Dudot, na parang sinusunog unti-unti ang aking mga balat. Nanlabo ang aking paningin at malapit ko nang maipikit ang aking mga mata nang maramdaman kong biglang may humawak sa aking mga paa at inangat ang aking buong katawan. Nakita ko si Anghel. Ano bang ginagawa niyo pa? Rinig kong sabi ni Anghel. Pa, wala na si Alice, si Kuya Marco at maging si Mama pero andito pa po ako. Nakita kong para siyang nauupos na posporo sa pagbitaw ng mga salitang iyon. Lumuha siya ng lumuha at napaluho habang nakatitig sa akin. Papa, wala na po sila pero andito pa kami ni Lian. Paano naman po kami? Ang mga salitang iyon ay tumago sa aking puso at isipan. Sa kanilang lahat, si Anghel ang hindi gaanong masalita. Madalas lang siyang tahimik at nakikinig sa aming mga usapan. Ngayon ko nakita kung gaano ko naapektuhan ang aking anak. Papa, kung hindi niyo kayang mabuhay nang wala sila, mas lalo ako at hindi ko na alam kung paano pa ipagpapatuloy ang aking buhay kung pati kayo ay mawawala sa amin. Sa pagkasabi niya nito ay niyakap ko siya ng mahigpit upang humingi ng tawad. Pasensya na anak, naging makasarili ako sa aking mga ginawang desisyon. Hayaan mo, simula ngayong araw na ito, hinding-hindi na kayo mag-iisa. Matapos noon, Papa Dudot, ay nagsimula ng magbago at mag-iba ang paningin ko sa buhay. Mas kailangan kong mabuhay, hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa aking mga anak. Ako ang nag-aalaga kay Lian, katulong si Anghel. At inalay ko na ang sarili ko sa kanila, ang lahat-lahat. Kaya po ganun ko na lamang kamahal silang dalawa at ganun na lamang po ang aking pagmamadaling makauwi. Ngunit eto ako, nakahiga sa isang ospital habang umuulan at bumabaha ng sobrang lakas sa labas. Pwede na po ba akong umuwi? Tanong ko sa isang lalaking nakaputi. Pupuntahan ko po kasi yung mga anak ko eh. Wala po silang kasama na naiwan sa bahay. Dagdag ko. Ano pong pangalan ninyo, sir? Ipapaalam po natin sa doktor kung pwede na po kayong umuwi. Alam nyo eh, parang pamilyar po kayo. Madalas po ba kayo napapasyal sa ospital? Sabi ng lalaking kausap ko. Ay, hindi po. Ngayon lang po ako napunta rito. Sagot ko. Matagal na rin po ang huling bisita ko sa ospital eh. Alam nyo tayo, napakaswerte nyo. Hindi kayo masyadong napaano. Pero ang dinig ko pong sabi ng doktor kanina ay kailangan nyo munang maobserbahan. Isa pa ay malakas po ang buhos ng ulan at baha na rin po sa labasan. Maswerte po kayong bumangga ang jeep sa passenger seat ninyo at hindi mismo sa kinakaupuan ninyo. Isa pong himalang kakaunting galos lamang ang natamo ninyo. Huwag na po kayo mag-alala dahil sagot na rin naman po ng insurance ninyo ang trahedyang nangyari. Magpasalamat na lang po tayong hindi po naging malala ang inyong pinsala. Dagdag niya. Dok? Ay, hindi po ako doktor. Intern po ako dito. Marami po kasi ang mga doktor na hindi nakapasok dahil sa pagbabaha kaya kailangan ko pong tumulong. Marco Santos po, tatay. At kung papala rin, sana sa mga susunod na taon ay magiging doktor na rin. Nakangiting sabi niya. Kasama niyo po ba ang tatay niyo? Kinakabahang tanong ko. Mahabang kwento po eh, sabi niya. Papa Dudot, sa hindi naasahang pagkakataon ay sa isang baha at aksidente ko pala makikitang muli ang anak ko. Tuloy ay hindi ko napigilang lumuha. Bakit po kayo naiiyak? Tanong ni Marco. Alex Santos, sabi kong patuloy na lumuluha. Paano niyo po nalaman ang pangalan ng tatay ko? Huwag niyong sabihin. Nakita kong gumilid ang luha ni Marco.
Nagumpisa na rin siyang umiyak at niyakap ako ng mahigpit. Papa Dudot, mahabang panahon kong hindi nakita si Marco at hindi ko sasayangin ang panahon na ibinigay sa akin ng Diyos na hindi ko siya muling makasama. Sa totoo lang, Papa Dudot, ay nagahalo ang emosyon ko na aking nararamdaman. Takot para sa aking mga anak na si Angel at Lian at tuwa para sa anak kong si Marco. Sa tulong ng ilang mga volunteer na pinakiusapan ni Marco ay nailigtas ang aking mga anak. Natagpuan daw sila sa bubong ng aming bahay. Alalang-alala ako, Papa Dudot, para sa aking mga anak. Hinintay naming humupa ang baha at nalaman kong ligtas sina Lian at ang anak kong si Angel. Sa ngayon, Papa Dudot, ay ilang taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin ang mga nangyari sa akin. Ang pinakamamahal kong si Alice, si Michelle, na nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa puso kong umibig. Nagsisisi ako, Papa Dudot, sa isang bagay sa aking buhay. Kung alam ko lamang na kukunin sila sa akin, sana'y nilasap ko na ang bawat oras naming magkakasama. Sa ngayon ay may sarili ng pamilya si Anna. Si Marco naman ay patuloy pa rin sa kanyang pag-aaral upang maging ganap na doktor. Samantala, kasama ko naman sa aking munting tahanan si Lian at Angel na single pa rin. Tatapusin daw muna niya ang kanyang pag-aaral bago manligaw. Marami akong pagkukulang at mga pagkakamali. Ngunit tapos na ang lahat at wala na akong magagawa kung hindi ang gumawa ulit ng bagong magandang kinabukasan. Ang inyong kabarangay, Alex. Maraming salamat, Alex, sa pagbabahagi ng iyong buhay na puno ng tighati, paglaban at pag-asa. Alam mo, Alex, ang sabi nila, ang mga bagay daw na nangyayari sa atin ay mayroong dahilan. Maaring masakit ang mga bagay na nangyari sa atin, ngunit sa kabilang banda ay tinuturuan tayo ng buhay na pahalagahan ng bawat tao at bawat oras na meron tayo kasama sila. It takes a brave man to accept his faults, fears, and pain, but it takes a braver man to face those pain and move on. Manlalakbay lamang tayo sa buhay na ito. Darating at darating ang araw na kailangan natin itong iwanan. Hindi naman mahalaga kung gaano kahaba ang iyong naging buhay sa mundong ito, kung hindi kung gaano mo pinahalagahan ang bawat araw at yugto nito. Mga kabarangay, sana ay may magandang araw kaming naibahagi sa inyo sa pamamagitan ng sulat ni Alex. Abangan po ninyo next Sunday ang isang panibagong storya ng Barangay Love Stories. At kayo rin po, maaari po kayong magpadala ng inyong mga sulat sa bls971@yahoo.com, care of Papa Dudot. Mga kabarangay, maraming salamat po sa lahat ng mga taga-suporta ng inyong Papa Dudot. Lalong-lalo na po sa mga naghahanap ng aking libro, ang Dear Papa Dudot, na mabibili sa mga bookstores nationwide. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Ang masakit lamang sa akin, Papa Dudot, na lahat ay ginawa ko upang maayos ang aking pamilya. Ngunit nangyayari ang ganitong bagay. Siguro nga ay pagkukulang ko rin. Kada 3 taon ako umuwi hangang sa maging 5 taon. Siguro nga ay kasalanan ko. Kulang ang oras namin para sa isa't isa bilang isang pamilya. Gustuhin ko mang umuwi para ayusin ang lahat ay hindi ko magawa, dahil kung uuwi ako ay pare-parehas kaming walang pagkakakitaan at mas magiging malaking problema lamang ito para sa aking pamilya. Kaya tiniis ko kahit na lagi akong nakakatanggap ng balita mula sa aking mga anak na malalaki na rin ngayon at nakakaintindi na ng mga bagay-bagay. At alam kong hindi nagsisinungaling ang aking mga anak sa kanilang nasasaksihan at isinusumbong sa akin. Papa, lagi pa rin nandito yung lalaki ni Mama, sabi ni Anna. Ana, anak, tama na ha. Kung may sama kayo ng loob sa inyong ina, ay huwag kayong gumawa ng kung anong kwento para siraan siya. Dahil mahal na mahal ko ang mama niyo, sabi kong seryoso kay Ana. Pero papa, hindi po ako nagsisinungalin.
nanlalalaki si Mama. At ang masaklap, hindi po nakakarating sa amin ang mga padala ninyo dahil madalas po itong nalulustay ng lalaki ni Mama. Sige Papa, ikaw na lang ang bahalang humusga. Gagawa ako ng paraan para makita mong totoo ang lahat ng sinasabi ko. Isang beses nga Papa Dudot ay gumawa ng paraan si Ana para mapakita sa akin ang paghahalikan ng nanay nila at ng lalaki nito. Sinabi rin sa akin ni Ana na nasasayang lang ang aking padala dahil ibinibigay lamang ito ni Michelle sa sugarol niyang lalaki. Napakasakit Papa Dudot ng mga nangyayari. Lalo na't anak ko na ang nakakahuli ng lahat ng bagay na ito. Masakit malaman na pagkalipas ng ilang taong pagsasama, ay kaya pa rin niya akong lukohin at ipagpalit sa ibang lalaki. Sa akin mismong tahanan, gamit ang aking pera. At ang pinakamasaklap nito ay nagawa niyang pabayaan ang aming mga anak para sa kanyang lalaki. Buo ang aking loob na hiwalayan na si Michelle Papa Dudot. Masakit po sa akin na sa kabila ng aking sakripisyo sa barko upang makapag-ipon at maipadala sa kanila upang magamit sa kinabukasan ng mga bata ay nasayang lang. Dahil lalo lamang nasira ang aking pamilya. Kaya po nag-decide na akong mag-ipon na muna at patuloy ng manahan sa Pilipinas upang alagaan ang aking mga anak. Makalipas ang 3 taon pang pagtsatsaga sa barko ay umuwi ako sa Pilipinas lingid sa kaalaman ni Michelle. Sa aking pag-uwi ay nakita ko si Michelle at ang kanyang kinakasama habang karga-karga ang isang sanggol. Pagkalapit na pagkalapit ko ay wala agad akong ginawa kundi ang sampalin si Michelle. At sa sobrang gulat niya, kahit na nasasaktan at natumba sa sahig ay nakatitig lang siya sa akin na parang nakakita ng isang bangkay. Walang yaka! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, sa lahat ng sakripisyo na inalay ko para sa pamilya na to ay ganito pa ang igaganti mo sa akin? Galit na galit kong sabi sa kanya. Sinuntok ko ang lalaki niya at sabay ko silang pinalaya sa bahay. Niwala kahit na anong paliwanag ay umalis si Michelle ng bahay kasama ng lalaki niya. Sa totoo lamang ay gusto ko siyang bumalik. Gusto kong sabihin niyang patawad sa lahat ng kanyang nagawa at hihiwalay niya ang kanyang lalaki. Hinihintay kong humingi siya ng tawad dahil kung ganun man ang mangyayari, ay handa akong tanggapin ang naging anak niya sa kanyang lalaki. Huwag lang siyang mawawala. Ngunit hindi Papa Dudot. Umalis na si Michelle kasama ang kanyang lalaki. Dala-dala ang kanyang anak na sanggol. Papa, hindi na ba babalik si Mama? Tanong sa akin ni Angel. Totoo Papa Dudot ay hindi ko alam ang aking sasabihin. Kung mayroong mas apektado sa mga nangyaring ito ay hindi ako yon at hindi rin si Michelle. Kung hindi ang aming mga anak. Kaya naman niyakap ko sila ng mahigpit at sinabing huwag kayong mag-alala. Nandito na si Papa. Nakita ko ang lungkot sa mata ng aking mga anak. Ngunit wala na kaming magagawa pa. Iniwan na kami ng aking pinakamamahal na si Michelle. Ang mahalaga ay kami magkakasama na. Napansin ko malaki ang tiyan ni Ana at siya ay nagtapat sa akin. Papa, habang nasa ibang bansa ka ay napabarkada kami ni Angel dahil lagi namang walang oras sa amin si Mama. Sabi ni Ana, isang araw ay napainom po ako kasama ng mga barkada ko at eto po ang nangyari. 4 na buwan na po akong buntis. Dagdag niya. Sobrang bigat ng aking pakiramdam, Papa Dudot. Gusto kong magwala pero mas kailangan ako ng anak ko sa ngayon. Kaya naman imbis na magalit ay tinanggap ko na lamang ang pangyayari at ang kaawa-awang kalagayan ng aking anak. Bumalik ako ng Pilipinas upang ayusin ang sigalot ng aking pamilya. Ngunit imbis na mabuo, kami ay nagkawatak-watak. Simula po nang nangyari iyon ay hindi na ako umasang makakakilala pa ng taong nararapat para sa akin. Matanda na rin ako at tumatanda na rin ang aking mga anak. Kaya imbis na isipin ang aking sarili ay ibubuhos ko na lamang sa aking mga anak ang aking pagmamahal. Dahilan po ng pagbubuntis ni Ana ay hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Isang bagay na masakit sa akin bilang amang naghirap para magpaaral sa kanyang mga anak.
Minsan, Papa Dudot, ay hindi ko maalis sa aking sarili ang pagsisisi. Kung bakit nga ba ako nag-ibang bansa pa samantalang noong nasa Pilipinas ako ay buo ang aking pamilya. Masaya kahit walang pera. Kung sana hindi na ako umalis, siguro hindi naisip ni Michelle na humanap ng iba. Kung hindi siguro ako umalis ay hindi napariwara ang anak kong si Anna. Kung hindi sana ako umalis, siguro ay masaya kaming magkakasama. Pero hindi, Papa Dudot. Andito ako nakaupo sa aming lamesa. Umiinom na mag-isa. Ang lamesang ito na binili namin ni Alice noon, ang lamesa kung saan kami nag-uusap ng aming mga problema, ang lamesang ito kung saan ibinigay ko ang singsing sa aming kasal at nag-propose sa kanya, kung saan kami kumakain ng sabay. O bakit di ka kumakain? Sabi ko kay Alice. Busog pa ako eh. Sige lang, kumain ka lang. Niluto ko yan lahat para sa'yo. Sinabi niya habang nakapangalumbaba, nakangiti at nakatitig lang sa akin. Ako ba'y pinagtitripan mo ha? Sabi ko nakangiti at kinikilig habang nakatitig sa kanyang mga mata. Oh, eh bakit mo naman nasabing pinagtitripan kita? Nakangiti niyang sabi. Eh, ayaw mukha mong kumain tapos eh, nakapangalumbaba ka lang dyan at nakatitig sa akin habang kumakain eh. Sabi kong naiinis dahil pakiramdam ko ay pinagtitripan niya. Wala, masaya lang ako. Nasa wakas eh, magkasama na tayo sa isang bahay. Sabi niya habang makikita ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Mahal na mahal ko po si Alice, Papa Dudot, kaya naman binigay ko ang lahat sa kanya. Magandang bahay at magandang buhay. Ngunit dumating nga ang panahong hindi na rin niya kaya ang palaki na palaking gastusin sa aming pamilya noong nagkaanak kaming dalawa, kaya nga niya nagawang mag-Japan. Maganda pong babae si Alice, Papa Dudot. Hindi ako nagyayabang sa pagsasabing siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa tala ng aking buhay. Maputi, sexy, may mga kumikislap na mga matang kulay brown. Ang kanyang buhok ay parang manipis na hibla ng mais na dumadampi sa aking mukha. Mayaman po sila, Papa Dudot. Kung tutuusin ay hindi na niya kailangan pa magpunta ng Japan para mabayaran ang bahay at masuportahan kami noon ni Marco. Kung humingi lamang siya ng tulong sa kanyang pamilya. Nagkakilala po kami sa isang tindahan. Meron po kaming sari-sari store noong binata pa ako. At tila napasyal na anghel si Alice noong nakita ko siyang bumaba sa napakalaking sasakyan. Kinakailangan pala niya makitawag dahil sa naliligaw yata sila noon. Kaya pumunta siya sa tindahan namin upang gumamit ng payphone. Ilagay mo na lang miss dito yung number na tatawagan mo. Ako ang magdadayal. Kinagabihan ay sinubukong tumawag sa number na tinawagan niya. Hello? Pwede po bang makipag-phone, pal? Sorry po pero hindi ko po kayo kilala. Sagot ng babae sa kabilang linya na pakiramdam ko ay ang babaeng nakitawag sa amin kanina. Sorry, maiintindihan ko kung magagalit ka pero ako si Alex, yung tendero sa pinuntahan mong sari-sari store kanina. Sabi ko, pasensya ka na ha pero hindi po kasi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Sabi niya. Pwede naman nating baguhin yun, di ba? Hayaan mo ko magpakilala. Kung papayagan mo ko, phone pa lang naman eh. Kung pwede. Lakas loob na sabi ko. Hindi talaga eh. Sorry po. Okay. Pasensya na po sa storbo. Sabi ko. Joke lang. Eto naman, no? Masyadong seryoso. Hello. Sige, magpakilala ka. Alice nga pala. Oo, Papa Dudot. Sa ganoong paraan kami nagkakilala ni Alice. Hanggang sa lumabas na rin kaming dalawa. Aaminin ko, Papa Dudot, na hindi ko inakalang mapapaibig ko ang malaanghel na katulad niya. Iyanghiya rin ako sa tuwing lumalabas kaming dalawa dahil madalas siya ang gumagastos sa tuwing nagde-date kaming dalawa. Eto na oh, sabi ko. Alex, alam ko ang kalagayan mo sa buhay. Mahal kita, alam mo yan. Hindi ba dapat pag nagmamahalan, nag-uunawaan? Ako yung meron eh, kaya ako ang hayaan mong gumastos para sa ating dalawa.
Saka ka na bumawi kapag nagkapamilya na tayo. Sinabi niya sabay tawa. Loka ka talaga. Pasensya ka na, Alice, ha? Hindi ko mabigay yung mga bagay-bagay na nakasanayan mo sa buhay. Pagkasabi ko nito ay bigla niya na lamang akong niyakap. Papadudot ng mga oras na yon ay ayaw ko nang bitawan pa siya. Sana nga'y ganun na lamang kami panghabang buhay. Pero hindi kalaunan ay nalaman ng kanyang pamilya ang aming relasyon at tutol na tutol sila rito. Sa katunayan nga ay nang nag-decide kami ni Alice na magsama ay pinalayas nila si Alice sa kanilang tahanan. Kaya ganun na lamang ang sama ng loob nila nang nalaman nila ang nangyari sa aking asawa. Lawyer ang papa ni Alice, samantalang accountant naman ang mama niya. Nag-aral din si Alice, ngunit bago pa man na matapos ang pag-aaral niya ay pinalayas na kami ng kanyang pamilya. Sinuong naming dalawa na magkasama ang bawat araw na lumipas na kami ay nagsasama sa hirap. Sa kagustuhan kong pag-aanin ang hirap na nadarama niya, kaya binili ko ang bahay na ito, bagaman ito'y utang sa bangko. Ayaw na ayaw kong nakikitang nahihirapan si Alice, Papa Dudot. Siya ang aking buhay, pangarap at pag-asa, kaya naman para akong mababaliw nang nawala siya sa aking piling. Sa lamesang ito, Papa Dudot, nabuo at mas tumibay ang aming pagmamahalan ni Alice. Habang siya ay nakatitig sa akin, habang kumakain ako ay tumabi siya sa upo ang aking kinakaupuan. Biglang hinawakan ang aking mga labi. Oo, nakakapraning ka naman, oh. Pabiro kong sabi sa kanya sabay abot ng kutsarang may pagkain. O, kumain ka muna. Say, ah. Nakakainis ka, ginagawa mo naman akong bata, eh. Sabi niya. Hayaan mo na. Hindi naman natin to naranasan nung teenager pa tayo, eh. Kaya ngayon natin gawin. Huwag ka mag-alala. Wala namang ibang nakatingin, eh. Sabi ko sa kanya. Ang corny mo, ang dami mo nalalaman. O, sige na nga. Sabi niya sabay tawa. Papa Dudot, miss na miss ko na si Alice. Ang mga tawa niya, ang bawat hibla ng buhok niya na dumadampi sa aking muka, at ang bawat ngiti at kindot niya sa tuwing nangungulit siya. Lumipas na ang ilang taon, nagkaroon na ako ng ibang relasyon kay Michelle, ngunit hindi ko pa rin siya nalilimutan. Ganun pala yung sinasabi nilang first love never dies, or for me, Papa Dudot, I would rather say na true love never dies. Dito rin sa lamesang ito ko naka-video chat si Alice habang nasaksihan ko siyang lumuluha at ginagawa ng masama ng hapon. Masakit, Papa Dudot, na paulit-ulit ang pangyayaring iyon sa aking panaginip at sa aking gunita. Gusto ko nang magpatiwakal, wala nang sa isayang buhay. Wala na si Alice sa aking buhay. Papa Dudot, ilang taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa aking alaala ang mga naganap. Iniwan ako ni Alice habang kinuha naman ang aming anak ng kanyang pamilya. Sinubungan kong magbagong buhay, ngunit eto, iniwan din ako ni Michelle. Kasama ko na lang ang aking dalawang anak kay Michelle, si Angel, ang lalaki kong anak na nabalitaan kong nalulong sa barkada at droga noong ako ay nawala. Mabigat sa aking kalooban dahil sa bata niyang edad, Papa Dudot, ay napariwara siya nang dahil sa droga at barkada. Si Ana naman ay 4 na buwan ng buntis. Iniwan pa ng nakabuntis sa kanya. Masakit din yon sa akin na ang mga taong pinapahalagan ko ng husto sa aking buhay ay napakadaling nasira ng mga taong walang ibang gawin kundi ang sumira ng isang pamilya. Sa totoo niyan, Papa Dudot, ay natiis ko ang ilang buwan na wala si Michelle habang ako ay nasa aming tahanan. Hanggang isang araw ay nakita ko siyang nasa tapat ng aming gate. Awang-awa ako sa itsura ni Michelle. Nagmukha na siyang taong lansangan. Ang aking pangalawang asawang dati ay mukhang prinsesa. Ngayon ay payat na at wala ng pag-asa. Lumuhod siya sa akin, dala-dala ang baby niya sa naging lalaki niya. Alex, kahit yung baby ko na lang, maawa ka sa amin. Alam kong mali ang nagawa ko sa iyo, patawarin mo ko. Ngayon ay binababa ko na ang buong pagkatao ko. Ikaw na ang bahala sa baby ko. Kahit sa baby ko na lang, ituring mo siyang sariling anak mo. Palakihin mo kasama ng mga anak natin. Maawa ka sa akin, Alex.
Sinabi ni Michelle na nakahalik ang mukha sa sahig at lumuluha sa labas ng gate namin. Hinawakan ko siya at inangat. Michelle, ano nangyari sa'yo? Sinong gumawa sa'yo nito? Bagamat may galit sa aking puso, Papa Dudot, nang nakita ko siya, lahat ng ito ay tila naglaho na parang bula. Ang babaeng noon ay pinaka-iingat-ingatan ko, ngayon butot balat na lamang. Niyakap ko siya at kinuha ang kanyang anak. Inalagaan ko si Michelle Papa Dudot at pinagamot sa doktor hanggang sa lumakas na ngang muli siya. Isang araw sa labas ng aming tahanan, nang ginarahe ko ang aking taxi, nakita ko siyang bumalik na sa dati niyang ganda at sigla. Nakangiti sa akin habang paakit ako sa veranda ng aming bahay. Hinawakan ko ang kanyang mga pisngi at dinantay niya ang kanyang ulo sa mga ito. Michelle, mahal ko, paano mo nagawa sa akin yon? Tanong ko sa kanya. Alex, masakit sa akin ang mga nangyari. Nangangailangan din ako ng kalinga at pagmamahal. Nahirapan ako nang nawala ka. Naghanap ako ng libangan kung saan hindi ako madedepress, kakaisip at kakabilang ng mga araw na wala ka. Sana sinabi mo sa akin. Kung alam ko lang ay umuwi na lang sana ako dito sa piling nyo, sabi ko. Alam ko naman kailangan mo ang magtrabaho para sa akin, para sa atin, kaya hindi ko na pinaalam sa'yo ang mga nangyayari dito dahil ayaw ko mag-alala ka. Hindi ko na sinabing nalulong sa masamang bisyo ang bunso mong si Angel at ilang beses na nahuli ng barangay. Mabuti na lamang at minor de edad pa yan kaya laging pinababalik sa tahanan, sabi niya. And hindi ko na rin nasabi na nabuntis si Anna ng isa sa mga kaklase niya at higit sa lahat ay meron akong iba. Sabi niya habang bakas ang lungkot sa mga mata niya hanggang sa tumulo ulit ang luha sa kanyang mga mata. Ginamit niya lang ako. Kinuha niya ang lahat ng perang bigay mo sa akin at nilustay ito sa bisyo at sugal. Patawarin mo ko, Alex. Sana ay mapatawad mo ko sa mga nagawa kong pagkakamali. Sabi niyang lumuluha, Papa Dudot. Sa totoo lang, habang napapakinggan ko ang mga paliwanag niya, ay lalong nagdurusa ang aking puso. Samantalang magkakasama na ulit kami ni Angel, Anna at Lian. Yan ang pinangalan namin sa anak ni Michelle sa kanyang naging lalaki. Itinuri ko na rin itong aking tunay na anak. Aking nalaman na merong nanliligaw ulit kay Anna na kapitbahay. Si Carlo, isang anak mayaman na nagkagusto sa aking anak sa kabila ng kondisyon nito. Gusto ko po sanang hingin ang kamay ng inyong anak, sabi ni Carlo. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Kaya mo na bang bumuhay ng isang pamilya? Maalagaan mo ba ang aking anak at ang aking magiging apo? Tanong ko sa kanya. Opo sir, gagawin ko ang lahat para kay Anna. Kami na po ni Anna bago pa man po mangyari ito sa kanya. Natakot lang po akong panagutan ng responsibilidad para sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Pero napatawad ko na po si Anna. At handa na po akong bumalik sa kanya. Sapagkat hindi po magawa ng puso kong makalimot. Mahal ko po ang anak ninyo at wala na po akong pakialam kung ano man po ang nangyari sa kanya at kung ano man ang naging nakaraan niya. Ang mahalaga sa akin ay mahal ko siya at gusto ko siyang makasama. Pagkasabi ni Carl